Kanina po, tumawag yung aking anak, AJ, dahil nagkaroon ng trouble yung sasakyan. Hindi nila mapandar. Alam pong yung sasakyan niya yung grounded, talagang mayroon siyang connection na nakakapagpahina sa baterya, sa malaking abala para sa aking anak at sa pamilya. Ako, hindi nila nadala na yun yung gamit ng bata dahil nga iniwan yung sasakyan dahil hindi mapandar. So, kailangan pang isiris yan mamaya yun para mapandar muli. Alam nyo, may kaugnayan dito sa buhay Kristiyano. Kapag ang ating mga negatives na inuutos ng Diyos at positive na dapat nating gawin ay naapektuhan ng ibang mga disturbances sa ating buhay, humihina po ang ating Christian life. At kadalasan ito ay isang malaking abata, hindi lamang sa sarili, kundi sa mga kapaligiran sa ating buhay. Kaya napakalaga po na tayo po ay lumagot sa ating buhay Kristiyano upang ating mapagtagumpayan at ating mahadlang anumang mga disturbances, mga distractions sa buhay natin na napapahina po ang ating negatibong pagsunod sa Diyos at mga positibong pagsunod sa Diyos. Ito po ay napakalaga. Kaya ngayong umaga, ating po ituon ang ating mga sarili para po tignan at pagtagumpayan natin ang mga distraction na ito sa ating Christian growth. Buksan natin ang ating mga Biblia sa Ephesians chapter 4, verses 17 to 32. Ephesians chapter 4, verse 17 to 32. Kung nandiyan na po tayo, babasahin ko po at sundan ninyo po sa pagbabasa sa pamagitan ng inyong pagamata. Kaya sinasabi ko ito at pinatutuhanan sa Panginoon na kayo hindi na dapat lumakad na gaya ng lakad ng mga hindi sa kawalang saysay ng kanilang mga pag-iisip. Nagdilim ang kanilang mga pangunawa palibasay na hiwalay sa buhay ng Diyos, dahil sa kanilang kamangmangan, dahil sa katigasan ng kanilang mga puso. Sila'y naging manhid at ibinigay ang kanilang sarili sa kahalayan, sakim sa paggawa ng bawat uri ng karumihan. Ngunit hindi gayong paraan ninyo naputuhan si Kristo. Kung tunay na siya'y inyong narinig at tinuruan sa Kanya kung paano ang katotohanan ay naka Jesus, alisin ninyo ang dating paraan ng inyong pamumuhay, ang dating pagkatao na pinasama sa pamamagitan ng mapandayang pagnanasa, at magbago sa espiritu ng inyong pag-iisip at kayo'y magbihis ng bagong pagkatao na nilalang ayon sa wangis ng Diyos sa katuwiran at kabanalan ng katotohanan. Kaya't pagkatapos itakwil ang kasinungalingan, ang bawat isa ay magsalita ng katotohanan sa kanyang kapwa sapagkat tayo'y mga bahagi ng isa't isa. Magalit kayo, ngunit huwag magkasala. Huwag kayang lubugan ng araw ang inyong galit at huwag bigyan ng pagkakataon ang Diablo. Ang nagnanakaw ay huwag nang magnakaw pa, kundi magtrabaho. At gumawa siya sa pamagitan ng kanyang sariling mga kamay ng mabuting bagay upang siya'y may maibahagi sa nangangailangan. Ano bang masamang salita ay hindi dapat lumabas sa inyong bilig, kundi ang mabuti lamang para sa ikatitibay, ayon sa pangangailangan upang ito ay makapagbigay ng biyaya sa mga nakikinig. At huwag ninyong bigatiin ang Espiritu Santo ng Diyos na nasa pamamagitan niya kayo'y tinatakan para sa araw ng pagtuos. Lahat ng pait, galit, buot, pag-aaway at paninirangkuri ay inyong alisin, pati lahat ng kasamaan, at maging mabait kayo sa isa't isa. Mga mahabagin, nagpapatawad sa isa't isa, gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Mga kapatid, ito ang salita ng Panginoon, tayo manalangin. Opo Panginoon, ang buhay namin ay tulad sa isang baterya na kung saan marami pong mga short circuits, Panginoon, mga disturbances, mga hindrances, distraction. Kaya ito ay naapektuhan, humihina. At dahil sa kanyang panghihina, Panginoon, hindi po mapakinabangan ng buong ng sariling sasakyan at maging may-ari ng sasakyan. Pero hindi po ang buhay namin, hindi po kami nagiging magandang patutuo sa aming kapaligiran, sa aming mga sarili, at higit sa lahat sa inyong paningin.
po kami po ay marami pong mga distraction sa aming pong Christian growth. Tulungan niyo kami ngayong umaga na sana mapagtibay namin ang mga utos ninyong negatibo at maging sa mga utos ninyong positibo upang sa ganon aming mapagtagumpayan at anumang pong mga handa sa aming pong kalaguan. Christian, kung kami dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Nakalaan natutunan natin ang mga negatibong bahagi para sa kalaguang Kristiyano. Ano yung mga negatibong yun? Una, huwag lumakad tulad ng lakad ng mga Hintil. Tayo ay mga Kristiyano na. Pagamat tayo Gentiles, pero hindi na tayo Hintil sa ating pamumuhay, kundi tayo ay mga anak ng Diyos. Ikalawa, huwag lubukan ng araw ang iyong galit. Pwede tayong magalit, pero huwag natin itong kinkinin sa ating puso sapagkat ipinag-uutos ng Diyos na huwag lubukan ng araw ang iyong galit sapagkat makakapasok na ang kaaway sa buhay. At ikatlo, huwag nang magnakaw ang sino magnanakaw dati. Now, alam natin, tayo ay mayroong sinful nature. At yung remaining sin na yun, sinful nature, yun ang nag-uudyok sa atin sa maliit na bagay, kahit sa isang rosing o 5 centimos na sukli, hindi natin binabalik, na hindi mahalaga yung ating hindi binabalik, pero napakalaga yung ating huwag mangupit o magnakaw. Sapagat yun ang pinagbabawal ng Diyos. Gaano mang kaliit ang ating inakaw, eh dapat nating ibalik sapagkat napakalaga, napakatibay na panutuwid ko ng Diyos sa ating buhay bilang mga mananampalataya. At nakita din natin, pang-apat, huwag magsalita ng anumang masasamang pananalita sa ating mga dila, sa ating bibig. Sapagkat bawat salita natin ay ating pananagutan. Matthew chapter 12, verse 35. Ito'y ating pananagutan. Nakalista yan lahat ng ating mga pinipitiwang salita na parang di natin sinasadya o sadya nating sinasalita. At nakita din natin, panlima, huwag pigatiin ang banal na Espiritu ng Diyos. Ang Espiritu ng Diyos ay nakatira sa atin. Ibig sabihin, si Kristo ay nakatira sa atin. Na bawat iniisip natin, bawat salita natin, bawat layunin natin, bawat damdamin natin, nakikita at nababasa, nararamdaman ng banal na Espiritu. At kapag ginagawa natin ang gabang sa kanyang kalooban, gaya na sinabi sa 1 Corinthians 6:19-20, na tayo hindi napakaari ng Diyos sa ating sarili, kundi kay Kristo, ating bigyan duwalhati ang Panginoon. Na tinutukoy ko rito, Kristiyano lamang. Dahil ang mga hindi pa po Kristiyano ay wala pong Espiritu Santo sa kanya. Pero maaaring kumilos ang Espiritu Santo sa kanyang katauhan o panggabayan siya sa mga magagandang bagay at mabubuting bagay. Kaso nga lang, hindi pa nananahan. May sabing tayo gumagawa ng masama laban sa kalooban ng Diyos, pinipigati natin ang Espiritu Santo. At kapag pinigati natin ang Espiritu Santo, maaari siyang hindi gumawa sa atin, kaya magiging manhid na tayo sa kasalanan. Magiging manhid na tayo sa pagsisinungaling, pinababayaan tayo upang malamdaman natin, malaman natin na napakabigat ng ating kasalanan at yung tinumpiyay ng Diyos na tayo umabot sa pagsisisi. Kaya yan pong talagahan ng negatibo. Wag, pero hindi tayo mga legalista na buhay natin dito ay puros wag. Kailangan po nating balanse. Ang isang baterya po, hindi po yan aandar o magpapasadya ng ilaw kung panay negative lang. Kailangan din ang positive. So ngayon, tignan natin ang mga positive. Ating ngayon alamin kung ano yung mga positibo ang dapat nating ipamuhay din nang sa ganun magkaroon ng parehong lakas ang negatibo at positibo nating katangian sa buhay para tayo'y maging isang mabuting Kristiyano at lumalago tayo sa ating spiritual na buhay. So ano-ano mga positibong bagay ito na kailangan natin sa kalaguang Kristiyano? Dito sa ating teksto, mayroon tayong apat na utos. Apat na utos. Una, ang sabi sa verse 23. Napakalinaw po sa verse 23, at magbago sa espiritu ng inyong pag-iisip. Yun po yung una, magbago ka ng isipan sa espiritu. Hindi dapat sa laman, hindi dapat sa makasarili, hindi dapat selfishness, hindi dapat sa greed, but in the spirit. Pag sabi in the spirit, ang espiritu ng Diyos ay nasa atin, haya natin, taglay natin ang isipan ni Kristo. Okay?
Have the mind of Christ. Ang sabi nga sa Philippians 2:5. Dapat 'yon ang ating gawin. Now, paano natin maunawaan yung verse 3? Tingnan natin ang naunang mga talata, ang immediate context. Verses 19 to 21. Now, ito po ay turo kung paano po dapat natin ipamuhay at baguhin ang ating espiritu. Ang sabi sa verse 19, sa Galatians chapter 5 pala. Tingnan natin ang talatang Galatians chapter 5 verse 19. Medyo remote context ito. Tungkol po sa laman. Ang sabi dito, ngayon ay hayag ang mga gawa ng laman. Ang mga ito ay pakikiyapin, karumihan, kahalayan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pagkukulam, alitan, pagtatalo, panibugo, pagkagalit, pagkamakasarili, pagkabahabahagi, mga pagkampi-kampi, pagkaingit, paglalasing, kalayawan, at mga katulad dito, binabalaan ko kayo, gaya ng ating pagbabala noong una sa inyo, na ang mga gumagawa ng gayong mga bagay ay hindi magmamalan ng karera ng Diyos. Yung po yung isipan ng makalaman na wala po sa Espiritu. At dahil ikaw ay isang Kristiyano at nananaan sa iyong Espiritu Santo upang huwag itong magpagkati, dapat tayong magbago ng isipan sa Espiritu. Katungkuran natin ito pagdating po sa conversion. Alam natin, conversion gawa ng Diyos. Pero yung pong magpapatuloy ng ating pagbabago, katungkuran natin. At itong katungkuran natin na magbago tayo ng isipan sa Espiritu. Kaya yan po ang sinabi sa Galatians. Yan po dapat nating taligtan. Yan ang dapat nating alisin. Now, bakit po sinabi ito na magbago ka sa ng isipan sa Espiritu? Sapagkat, posibleng kaligtaan ng Kristiyano ang kanyang isipan. Marami tayong ginagawa na wala sa isip. At nagagawa natin yung mga bagay na hindi karapat-dapat o hindi nararapat. Kaya, pagdaan ng ilang sandali, doon tayo nagising, ba't ko ba ginawa yun? Ba't ko ba ginawa yun? Pagsisisihan natin yun. O tayo ay malulungkot. Ang Espiritu Santo ay nalulungkot o napipigitin sa atin. Kaya, maari siyang kumilos na isang taong ligaw. Isang taong tulad ng hindi mananampalataya. Dahil nakakaligtaan niya ang kanyang isipan na dapat siya nasa isipang espiritual. Kaya kailangan huwag niya itong gawin. Huwag natin itong gawin. Ang positibo natin gawin, lagi tayong magbago ng ating isipan. Ako ay isang Kristiyano. At ako ay pinananahanan ng Espiritu ng Diyos. Si Kristo ay nakatira sa akin. Kaya hindi ko dapat gawin ang bagay na ito. Dapat maging malinis ang aking isipan sa bawat bagay o sa bawat pangyayari. Renew your mind in the Spirit. Now, mayroong panganib ang pag-uunang bahala rito. Kristiyano tayo, pero dapat tayong namumuhay sa Espiritu. Yun ang palagi kong sinasabi. Noong araw, noong Pentecostal pa kami, gano'n ang sinasabi palagi sa asawa ko, dahil hindi pa niya kayang mamuhay sa Espiritu. Lagi nagkagabo, lagi nagkumanga, tahimik na siya magkumanga sa mga kasamaan, pero sabi ko, makamuhay ka sa Espiritu. Na hindi ko rin kaya ipaliwanag doon dahil hindi ko pa maintindihan. Pero ngayon, eh yun pala, dapat. Mamuhay ka sa Espiritu, hindi sa laman. Kaya tigilan natin yon, kaya ng negative na karaan natin, tigilan natin yung mga ugaling yon. Sapagkat mayroon tayong Espiritu, dapat tayong mamuhay sa Espiritu. Dahil kung hindi, may panganib. May panganib po ang magwawala ng bahala sa ating isipan. Sa Kristiyano, Romans 8, Romans 1, alam natin, na ito tumutukoy sa mga Gentiles, verses 18 hanggang 32. Pero, ang sabi nga ni Pablo sa mga Hudyo, kayo ba'y may pagkakaiba sa mga Gentil?
So ito po'y posibleng mangyari din sa atin. Basahin ko lang yung unang ilang bahagi, hindi na po yung buong mga talata, verses 18 hanggang 32. Verse 18 lang. Sapagkat ang puot ng Diyos ay nahayag mula sa langit laban sa lahat ng kalikuan at kasamaan ng mga tao sa pamamagitan ng kanilang kasamaan ay pinipigil ang katotohanan. Mas mabigat pa nga ang ating pananagutan sa Diyos. Alam na natin kung ano yung truth. Pero sinusupress natin para tayong si Dabiana na dinatagalan natin si Palito. No? Napayat na si Palito, nakatagal si Dabiana. Ganon ang ating kalagayan bilang spiritual na malahigante at ang ating remaining sininapakaliit ay ang katotohanan na natatanggap natin ay sinusupress pa natin. Hindi natin magagawa. Kaya ang Diyos ay mayroon siyang galit sa araw-araw. Na tinataglay natin yung kahihiyan sa ating mga ginagawa, even Christian. Verse 19, sapagkat ang maaaring malaman tungkol sa Diyos ay hayag sa kanila. Hayamak ito ipinahayag ng Diyos sa kanila. Mula pa nung ligain ng sanlibutan ang kanyang mga walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos, bagamat hindi nakikita ay naunawaan at nakikita sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang ginawa upang wala silang may dahilan. Napakalungkot po yan kung pagayang po ay ating ginawa na ating pinabaliwala, nineglect natin ang buhay spiritual o ang pag-iisip ng spiritual bilang mga Kristiyano. Kaya laging may payo si Pablo sa atin. Dapat i-renew ang ating mind. Romans 12 verse 1 and 2. After na ipaliwanag ni Paul, ni Pablo, ang kabutihan ng Diyos, ang biyaya ng Diyos, ang kahabagan ng Diyos sa mga Gentiles tulad natin, even Jews na mga hindi pinili, kung gaano pa makasalanan pero sila pinatawad. Kaya pagdating po sa chapter 12, nakiusap si Pablo na mamuhay sa Espiritu. Ang sabi sa Romans 12 verse 1, kaya nga mga kapatid, isinasamo ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iaalay ang inyong mga katawan na isang handog na buhay, banal na kasiyasa sa Diyos na siya ninyong makatwirang paglilingkod. Atin daw ihandog ang buo nating katawan na bilang ano? Handog na buhay, banal na kasiyasa sa Diyos. Paano gagawin yun? Paano natin gagawin? Andiyan sa verse 2 ang sagot. Ang sabi sa verse 2, huwag ninyong tularan ang sanlibutan ito, kundi magbago kayo sa pamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Na kapag nabago natin ang ating pag-iisip o tayo ay lumagay sa spiritual na kalagayan, ang sabi po dyan, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kasiyasiya at lubos na kalooban ng Diyos. Napakaganda pong tignan yan. No, sa Ingles, eh. Ang sabi sa verse 2, and do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, so that you may prove what the will of God is, that which is good and acceptable and perfect. Na pag hindi pala tayo nag-renew, ulit ay lumagay sa ating spiritual na kalagayan at ginagawa natin mga bagay, hindi natin alam kung ano yung kalooban ng Diyos. Hindi natin makikita ang kalooban ng Diyos. Kaya yung pong payo sa atin, renew our mind. Na paano natin pag-renew ito? Sabi dyan, do not be conformed to the pattern of this world. Now, what is the pattern of this world? Itong sinful world na ito. Ito yung sinabi naman ni John the Beloved sa 1 John chapter 2, verse 15. Yan ito ang sabi, do not love the world, nor the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him, is not in her, or in him. For all that is in the world, the lust of the flesh and the lust of the eyes and the boastful pride of life is not from the Father, but is from the world. Yung po yung tatlo eh. Lust of the eyes, lust of the flesh, and the boastful pride, yan po ay nasa mundo, wala po yung sa Diyos.
Kaya kapag ka nag-renew ang ating isipan, magbago tayo sa isipan, sa Espiritu, maiiwasan po natin ito. Mapagtatagumpayan natin ang mga bagay na ito. Then secondly, positive na utos, is sa verse 24. Ang sabi sa verse 24, at kayo'y magbilis ng bagong pagkatao. Na dinalang ayon sa wangis ng Diyos, sa katwiran at kabanalan ng katotohanan. That's it. Ang sabi po sa una, magbago tayo ng pag-iisip sa Espiritu na paano natin gagawin ito. Ayon dito sa talaga natin, ang sabi niyo, magbihis tayo ng bagong pagkatao. Ibihis natin, ipabuhay natin ang ating pagiging Kristiyano. Ipabuhay natin na tayo ay tahanan ng Espiritu. Ipabuhay natin na si Kristo na sa ating puso. Alam niyo po itong anyo, ang sabi diyan, wangis ng Diyos, nasira ito. Alam natin, di ba? Noong sa Genesis, nung magkasala ang tao, na-marred yung image of God. Nasira ito. Kaya ang sabi doon sa Genesis chapter 9, kahit ang pinakamakasalanan ay mayroong larawan ng Diyos. Hindi na wala. Nasira lang. Hindi na wala. At dahil ang image of God na nasa atin nasira, may kanya-kanya tayong isipan. Lahat po ng gusto ng laman, lahat ng gusto ng kasalanan, yun ang ginagawa natin. But now, naibalik na yung image of God sa atin nung tayo'y muling ipinanganak ng Espiritu. Nilikhaan tayo ng bagong pagkatao sa kapanganakan muli. We are born again into the image of Christ the Son. Kaya nga, ang sabi dyan, isuot ninyo ang bagong pagkatao. Nang sa ganon, mamuhay kayo sa Espiritu. Now, ang Kristiyano ay mayroong, kung tawagin niyan is kabalintuanan, parang may pagkabaliktad na, kung sa English it is paradox. Yan ang buhay ng Kristiyano. Ano po yung sabihin niya? Now, ang bagong Kristiyano, taglay niya ang potensyal o kakayanan para mabigo. Taglay niya yan. Dahil taglay niya ang lumang kalikasan na hindi kailanman lumalago. Yung ating old nature, kailanman hindi umasensyo yan. Hindi lumalago. Stagnant yan. Kaya kaya natin yan pagtagumpayan. Hindi lumalago habang siya'y nabubuhay. So, bali, taglay din ng bawat Kristiyano ang Espiritu Santo sa loob niya. Nakita natin yung ating nature. Kung tawagin, mayroon tayong remaining sin, at the same time, tayo yung temple of the Holy Spirit. Kaya nating makagawa ng mali. Kaya nating mabigo. Kaya nating gumawa according to our will na gumawa ng masama o lumabag sa Diyos. Pero, tanda natin, namumuhay din, nakatila din ang ating banal na Espiritu, ang Espiritu ng Diyos sa atin. Kaya, kapalintuanan nga yan eh. Paradox. At ang Espiritu Santo ito ay nagbibigay sa atin ng unlimited, hindi rice, no? Unlimited power para tayo makapagtagumpay. Saan? Sa ating remaining sin. Saan? Sa sanlibutan. Yung tatlong yun, last of the eyes, last of the flesh, and the boastful pride of life. Nasa atin ang unlimited power ng Holy Spirit to overcome, to be victorious. Diyan sa bagay na yan. Akto siyang kabahagi ng banal na kaligtasan. Tayo po ay akto, active tayo na bahagi sa banal na kaligtasan. Hindi tayo passive o hindi tayo naghihintay lamang. Kaya, dahil sa banal na Espiritu, si Kristo ay nakakapanirahan sa atin. Jesus Christ dwells in us. Kaya-kaya natin na pagtagumpayan ang sanlibutan at ating sinful nature. Kaya ito sabi ni Pablo sa Galatians 2.20. Ang sabi ni Pablo sa Galatians 2.20, ako'y ipinakong kasama ni Kristo. At hindi na ako ang nabubuhay. Hindi na ako nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Siya'y nakatira sa atin. Unlimited power.
ang nasa atin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos. Yun naman ang sinabi ni Pablo. Ngayon, ako ay tirahan ni Kristo, ito'y templo ng Espiritu Santo, at ako'y nanumuhay sa pananampalataya, hindi na ako namumuhay sa laman, hindi na ako namumuhay sa sinful nature, kundi pinamumuhay mo ito sa pananampalataya kay Kristo na nagmamahal sa atin. At sabi niya, ang pananampalataya sa anak ng Diyos, nasa akin ay nagmamahal at nagbibigay ng kanyang sarili dahil sa akin. Natandaan natin, mga kapatid, unang-una dapat natin gawin, magbago tayo ng isipan sa Espiritu. At pagkatapos, para may sagawa yan, ibinis natin ang bagong pagkatao. Huwag nating ipamuhay yung lumang ugali na riyan pa sa iyo. Kaya sinasabi lang, eh hindi na talaga, ito na ugali ko, hindi na magbabago. Imposible yan. Dahil katulad na, pwede tayong lumabag eh. Pero bigyan tayo ng unlimited power, anong susundin mo? Yung kalooban mong lumabag? O yung kalooban ng Diyos na kaya mong gawin? Kung ikaw ay masungit, pwede mong baguhin yan. Pero pwede mo rin sundin yan. Pero ang utos sa atin, ay mabuhay tayo sa Espiritu. Dahil tayo mga anak ng Diyos. Kaya sabi ni Paul, I have been crucified with Christ. And it is no longer I who live, but Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and gave himself up for me. So, hindi natin ipapamuhay yung buhay natin kay Kristo, ganyan binigyan tayo ng kapangyarihan na kaya natin gawin ito, ay nakakaya naman na siyang tumuo sa atin para mawala tayo sa old nature, para tayo ay hindi na mapahamak sa kaparusahan ng ating old nature, ay nakakaya naman din natin gawin ito. Nasa lahat ng karapatan, nasa lahat ng iyong otoridad, pero hindi mo kaya gawin. Hindi pwede yun. Diba? So, kailangan talaga ng Espiritu Santo ang siya mag-aaral sa atin. So, taglay niya ng isang Kristiyano, ang Espiritong nagbuhay kay Kristo mula sa mga patay. Wow! Unlimited eh. Si Kristo, sa kanyang pagkalibing at pagkamatay, binuhay siya ng Espiritu yun na sumasa bawat mananampalataya. Kaya yung ating power, kaya mo! Huwag ka laging mabigo, huwag ka laging doon na magsusumiksik sa grupa mong pagkatao na alam mong yan ay magdadala sa iyong kabiguan. Tulad ng baterya, ipapahamak mo lamang ang may-ari ng sasakyan, pati sa sasakyan. Hindi ka makagamit. Walang makikinabang sa iyo, walang matutuwa sa iyo. Dahil gusto mo, ipinipilit mo yung dati mong ugali ngayong nasa iyo ang unlimited power through the Holy Spirit and Christ live in you, hindi yung gagawin. Kaya nga dito po mayroon ngayon yung ating will. Noong araw po, nung tayo makasalanan pa, may kalooban tayo, pero kalooban sundin ang kasalanan. Pero ngayon, kalooban sundin ang kasalanan, pero masige sundin ang kabutihan. Yun ang nagtawag free will. Noon, hindi free will yun. Agent lang siya noon. Ay hindi na sunsunuro na siya sa diktad ng kanyang sinful nature. Pero ngayon, nasa atin na ang biyayang ito. Para siyang si $6 million, man. Naalala niyo ba yun? Sino pang nabubuhay na noon para ba si $6 million, man? Alam po noon, tinigil pa yata ako noon eh. Kaya yung mga kabataan yan, hindi nila alam si, ang alam nila ngayon, si Hiraz, John Piper. Alam nila. $6 million man, nasa lahat ng kanyang, nasa kanyang lahat ng potential na pagtagumpayan niya ang lahat ng kanyang kaawan. Pero mayroon din siyang weakness. Sulat natin na pwede tayong buksan. At pwede tayong mabigo. Hindi lang tayo mabibigo. Pamilya natin mabibigo. Kapaligiran natin mabibigo. Hindi matutuwa ang ating kapaligiran kapag umihirap tayo sa ating potential. So, ikatlo, positive na kailangan natin, una, magbago ng isipan sa Espiritu,
Kalawa, ibihis ang bagong pagkatao. Then thirdly, may kita natin sa verse 28. Verse 28. Ang nagnakaw ay huwag nang magnakaw pa, kundi magtrabaho at gumawa siya sa pamamagitan ng kanyang sariling mga kamay ng mabuting bagay upang siya'y may maibabahagi sa nangangailangan. Well, ano po ikatlo dyan? Magtrabaho ka para makatulong sa iba. Sa buhay po na nilikha ng Diyos, sa lahat ng tao, bawal po ang tamad. Wala pong nilikha ang Diyos ang tamad. Bakit maraming tamad? Yung ngayon, yung kanilang willy, sinatawag nilang free will, sinusunod lang nila po ng diktan o kasalanan na sa kanila. Pero kung ikaw yung Kristiyano, pwede mong ma-overcome na yan. Kaya mo na yung katamaran na yan. Sapagkat mayroon ka ng kapangyarihan ng banal na Espiritu, naninirahan ang Espiritu Santo sa iyo, naninirahan si Kristo sa iyo. Anong pang hinahanap mo? Ay magtrabaho ka na para makatulong sa iba. Alam mo, ito yung kakaibang layunin para magtrabaho eh. Sa normal na buhay ng tao. Bakit nagtatrabaho ang bawat isa? Sa normal na kalagayan. Why? Now, Christian, kaiba ito. Iba yung utos ng Panginoon kaysa sa normal na tao. Sabi normal, kasi ang Kristiyano ang normal. No? Sa realidad ng mundo, sila ang normal. Eh, sinundo ka, abay, saksakin mo. Normal lang yan, di ba? Sinampag ka, buntali mo. Normal lang yan. Pero sa Kristiyano, abnormal. Binundal ka, mali mo. Matawarin mo. Pagdasal mo. Pagdasal mo. Di ba? Yun ang abnormal. Now, ang sabi rito, magtrabaho ka para makatulong sa iba, this is abnormal. Ito yung utos ng Diyos sa mga Kristiyano. Hindi ito utos sa mga hindi Kristiyano. Now, bakit po nagtatrabaho ang tao sa mga hindi Kristiyano? Bakit nagtatrabaho? Para may kabubuhay. Right? Para mabuhay ka, managana ka, bubaba yung mga anak mo, lahat. Sumagana, maabot mo ang kaluktot ng buhay. Pagtatagumpay, makapag-abroad ng anak mo, maabot nila ang lahat ng kanilang... Well, hindi naman masama yan, right? Pero yun ang talaga yung layunin ng normal. At hindi lang yun. Bakit ka nagtatrabaho? Para pag-retiro mo, eh, paisi-isi ka na lang, mamasol ka sa dagat, wait ko ka. No? Pag na-retire ka na, magpagsakay ka na ng bangka, tapos magiging with kayo sa gitna ng dagat, di ba? Bakasyon-bakasyon dito, bakasyon doon, retirement. At hindi na yun. Bakit ka nagtatrabaho? Para makapag-iwan ng pamana sa mga anak. Tapos yung mga anak naman, hindi alintana yung 50 years mong paghihira para sa kanya, ginastos lang yung isang araw. Diba? Ganyan yun eh. At ano ba? Kaya ka magtatrabaho, kumita para mag-invest. Mamili ka ng lupa, mamili ka ng bahay, mamili ka ng mga investment. Yun ang normal. Pero mga kapatid, Kristiyano, maging abnormal ka. Think spiritually. Magbago na tayo ng isipan. Hindi yun ang sinabi ng Panginoon. Ang sinabi ng Panginoon, dyan, balikan natin. Verse 28. He who steals must steal no longer, but rather he must labor, performing with his own hands what is good, so that he will have something to share with one who has need. Yan po yung spiritual eh. Magtatrabaho ka nang sa ganun makatulong ka sa iba. That is the best reason why we work. Marami po ang nagtatrabaho para mabuhay. Kaya, nabubuhay sila sa trabaho. O nabubuhay sila para magtrabaho. At yan ang tinuturo ng mga magulang, yan ang tinuturo ng school, sa mga estudyante. Pero ang turo ng Panginoon, abnormal. Hindi sinabi ng Panginoon, mali yan ang ginagawa nyo. Mali yan ang inyong ginagawa na abutin nyo ang gusto nyo abutin. No. Pero magtrabaho kayo para makaabot sa mga nangangailangan. Yun talaga ang sinasabi. To give those
who are in need. Yan ang Christian thinking. Yan ang Christian giving. Kaya sabi sa Acts 20:35, masabi natin na ito ang hindi kinalimutan ni Pablo sa kanyang pagtuturo sa mga mangangaral. Nagturuan nila ang kanilang mga miyembro sa Ephesus. Ito sabi niya, "In everything I showed you that by working hard in this manner, you must help the weak and remember the words of the Lord Jesus that He Himself said, it is more blessed to give than to receive." Kung sa loob man po tayo, ang takbo ng buhay natin is selfishness. Pride of life. Lust of the eyes and lust of the flesh. Makasarili talaga. Pero hindi ko sinasabing maligo, iwanan natin trabaho na magtrabaho na mabuti sa biyay ng Panginoon para maabot ninyo ang inyong titingnan. At hindi lamang sa iyong pamilya, kundi maabot ninyo ang inyong katabi na nangangailangan. Pero ano nangyari po ngayon? Kapag pinagtrabuhan ito, magtrabaho kayo. Yun ang nagiging katuwiran ng tao yun. Pang sarili lang, pasyal dito, pasyal doon, pili dito, pili doon. Pero sa tabi, alam nilang mayroong nangangailangan para ano, lumalabas tayo, Christian na tayo, ha? Pero lumalabas tayo noong mayaman at si Lazaro. Nagpipista tayo sa ating kinita. Mumu na lang at kaagaw pa ang aso para kay Lazaro. Hindi po yan ang Christiano para na. Para lumago tayo, dapat balanse. Suportan natin ang ating pamilya, tumulong tayo sa nangangailangan. Diyan ka pagpapalain ng Diyos. Diyan ka pagpapalain. Then lastly, mababasa natin sa verse 32. Ang sabi sa 32, "Be kind to one another, tender-hearted, forgiving each other, just as God in Christ also has forgiven you." Maging mabait kayo sa isa't isa, mga mahabagin, nagpapatawad sa isa't isa, gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Alam nyo, if you are not very good, you are not very spiritual. Kasi nasabi niya. If you're not good, you're not spiritual. Dahil ang kabutihan ay wala sa spirit. Now, qualify natin yun. Kasi pwede yung mga tao masamang loob, masamang kasalanan, ay masamang tao, ay nakapagbigay ng buti. That's good. Ang sabi naman sa James chapter 1 verse 17, lahat ng good is from above. Pero ginagamit ng mga tao for his own pride. Alam mo, binigyan ko yun eh. Ba't yung pagmamayang bang? Kasi gusto pong sa iyo tumanggap ng praise. Kaya ba yung Kristiyano? Pag nagbigay, limot yun. At hayaan yung nabinigyan ang tumaramagputan ng loob sa Diyos. Kindness ay resulta na maamo siya sa needs ng iba. Yung kabutihan, ito ay resulta ng maamo niyang pagtanaw sa pangailangan ng iba. Kindness ay madali pong magpagaan para magpatawad sa kapwa. Kung selfish ka, ang tao selfish, greed, mahirap magpatawad. Kasi kailangan may balik. But kindness, nagtuturo sa iyo na magpatawad. And also, kindness, nagpapakita ng pag-ibig ni Kristo na umabot sa iyo. Nakikita ng mga tao, tinutulungan mo.
Ito ang Kristiyano. Ito ang Kristiyano. Pero kung hindi makita si Kristo sa iyo, sasabihin, yan ba ang Kristiyano? Kindness. Maging mabait ka sa iba. Hindi lang sarili natin natin ba? Ikaw ay Kristiyano. Kung lahat na ng taong may samang ugali sa iyo, eh, garantiya mo ng sama na ugali siya, hindi makita ang kindness sa iyo, kundi greediness, selfishness. Right? Mga kapatid. So, nakita natin mga positive para sa kalaguan natin bilang Kristiyano. Una, magbago tayo ng isipang spiritual. Ikalawa, ibigis natin ang bagong pagkatao. Ikatlo, magtrabaho para makatulong sa iba. Now, implied din yung pag nagtrabaho ka, siyempre, una yung pamilya mo. Pero ang sinasabi dito, para makapagtrabaho sa iba, yun ang extra. Yan ang Christian na pag-extend ng generosity and kindness. Then, lastly, maging mabait. Maging mabait ka. Sa isa. So, makikita natin dito bilang isang Kristiyano, makikita ang pagkakaiba, makikita ang ating kalaguan, at makikita ang handa tayo sa ating responsibilidad. Makikita natin. Yung bang ating plano na maging isang good citizen of heaven, maging citizen ng Kingdom of God. Ito ang magiging epektibong paglilingkod natin. Ito ang layo ni Paul, layo ni Jesus Christ, at turuan ang mga miyembro to equip them for the work of the ministry. At tayo dito, lalago at titibay ang Iglesia kung ito po ginagawa ng bawat miyembro ng Iglesia. Tayo na natin.